Welcome to Bama, wherein we talk about the different issues here in the Philippines. I'm your host, Pedro. But before we introduce our special guests, make sure to subscribe, like, and comment on our YouTube channel, and stay tuned for more updates. So huwag na tayo magpaliguligoy pa. For today's guests, dalawang multimedia artists ang ating makakasama at makakakwentuhan ngayong araw. Let me introduce to you, Kevin and Farrell. Good day, everyone. My name is Kevin Akira Herrera, and ako ang inyong tagapaglingkod, isang multimedia artist. Hi, everyone. I am Farrell Catenza, and I am also a multimedia artist. And hello, Kevin and Farrell. Pleasure to meet you. And I heard you two are multimedia artists. So, pwede nyo ba kami i-brief kung ano ang ginagawa ng isang multimedia artist student? If you want to know about multimedia artists, we have our official fan page in our school, which is STI. Or kung gusto niyo naman na mas makinig sa mga may experience na tulad namin, since second year pa lang kami, ibibase ko na lang sagot ko sa year na meron kaming core subject sa second year. So commonly, we have photography, film industry, pwede din yun. Graphic design. And more on drawing din. May mga drawing. And guys, meron ding mathematics. Pero first year lang. May sex years namin. Di pa namin alam kung meron ba next year o sa mga susunod na taon. Oo. Sana wala na. Yun lang. Yeah. Hey, thank you. Well, I'm curious. Why did you choose to be an artist? Di ba may mga opinion lagi ang ibang tao tungkol sa mga tao pinipili ang passion nila and career? Like, sinasabi nila na di ka naman niyayaman dyan. Anong mapapala mo dyan? Mabubuhay ka ba dyan? Yung mga ganun tanong. Personally kasi, kung sa akin yan itatanong, being an artist, it's not just about creating your own masterpiece. Or hindi lang dahil ginagawa mo to, dahil hobby mo lang to. I mean, kung isa kang artist, hindi lang ang hinahangad mo is pagyaman. Hindi lang naman yung kinikita yung pinipursu mo din eh. Which is yung passion mo din sa paggawa ng isang crafts or idea na manggagaling talaga sa'yo originally. So sa akin naman, sa tingin ko naman yung mga artist, hindi lang sila nagbe-base sa kung magkano magiging salary mo in the future. Kumbaga ang pinaka-invest ng mga artist is yung creativity nila. Like kung paano nila ipapakita yung creativity nila sa iba't ibang bagay like drawing, filming, and graphic design. Para kasi sa aming mga artist, mas importante yung bagay na mai-share natin, tama? And yun nga, so being an artist, we're not just looking for the money itself. We're also pursuing this because of our passion. Kaya lang siguro natanong kung mabubuhay ba tayo dito, like kami mga artist, kasi nasa Pilipinas tayo, like ang mga maril talk lang kung gaano ka toxic yung mga Filipino culture, kasi di ba ang most likely na tingin nila na mataas ang pinag like tinapos is yung mga work na nasa desk ganun. Yan, oo. Yung mga like, paperwork. Pero kasi pag artist ka parang wala lang sa kanila, parang hindi naka-credit. Ano yung tawag dun? Hindi mataas yung tingin sa'yo. Like, ang baba ng tingin sa'yo pag artist ka. Pero, ang totoo nyan yung skills, efforts, and yung knowledge na rin na nakuha mo throughout the year. Lalo na yung pinag-aralan mo. Hindi ka lang naman, basta-basta na lang laging artist. In a sense na nag-drawing ka lang, gumawa ka lang ng something creative. Hindi naman sa ganun eh. Ang binabayaran talaga dun is yung skills, efforts, and yung natutunan mo bilang isang artist. Ayan. Thank you. And base din sa mga sinabi nyo, I totally agree. Kasi kapag pinag-usapin yung mga gantong matter, medyo napapaisip ka rin talaga ako nyan kapag sinabing artist. Normal kasi, diba dito sa Philippines, kapag tinatanong yung mga trabaho mo, minsan bumabase din yung paraan ng pagtrato nila sa'yo dun sa dun sa kung ano yung career na tinatahak mo. Pero ako, personally, I really believe na hindi yun about sa kung ano yung career na tinatahak mo, kundi kung paano mo siya minamahal or kung gaano mo ka gusto yung ginagawa mo. Kasi dun tayo, kasi kung titingnan natin yung mabuti, kung ginagawa natin yung bagay na gusto natin, more likely dun tayong mag-excel. So, as long as we're doing our best and mahal natin ginagawa natin, there's not absolutely nothing wrong with that. Ayan. And sa totoo lang, it is also very sad
Yeah, it's very sad kasi syempre during pandemic or after pandemic, napapansin ko na nagiging demand ang multimedia field ngayon. Since tutok tayo sa technology, like, 'di ba, 2 years ata tayong like nasa bahay lang and wala tayong source of income. Kaya ang dami na rin naging freelancers. Simula siguro 2020 hanggang ngayon. Yeah, masasay ko din 'yan. Madaming naging madami nag-open opportunity for such for some artists like us. Yes, tama. However, eto na. Eto na yung magiging topic natin for today. The AI. I know all of us are aware sa current issue or threat ngayon sa mga artists natin, which is the AI. Sa sobrang advanced na ng technology, naapektuhan na nito ang mga ating mga artists. So, can you tell us about or educate us about AI? So, yun nga, yung AI, sobrang laking threat na ito sa mga artists. And to educate everyone, ito based sa personal understanding ko sa AI, ito yung bagong pauso ng mga matatalinong tao, like mga scientists and mga professional programmer. Ito yung pwedeng maging alternative sa mga human creativity, which is AI na yung pumapalit sa mga bagay na dapat tayong natural, sabihin na natin tayong natural eh, kasi tayong tao. And when we are trying to base the answer to an article, because according to credible sources na sinulat ng mga professional, the advent of artificial intelligence has significantly impacted various industries, including the creative arts. And isama na rin natin yung digital art and music, once solely reliant on human creativity and artistic expression. And it is now being challenged by AI-generated works. And sa... Like, ako kasi, tambay ako sa TikTok eh. And dun sa mga napapanood ko na likha ng AI is yung, alam mo yung ibang artist, kakantahin yung ibang kanta ng artist. Like, parang kinocover nila, pero hindi talaga kinocover ng mismong artist na yun. Like, gawa yun ng AI. And AI has made remarkable advancement in recent years then, enabling machines to generate art and music that closely resemble human creation. Diba? Nakakatakot yung ganun. Halos, hindi naman sa totoo nakakatakot. Kumbaga, yung feeling na masyadong nagiging threatened na talaga yung mga artists nowadays. Kasi isipin mo yung magiging epekto nito sa, halimbawa, sa future and yung work mo na rin, maapektuhan. At meron din akong nabasang article noon na yung mismo gumawa ng AI, alam ko under siya ng Google, tapos umalis siya ng Google para lang sabihin na delikado talaga yung AI para sa mga tao. Kaya, siguro feeling ko based lang sa nabasa ko, parang pinipigilan siya magsalita ng Google, kaya siya umalis sa Google para warningan yung mga taong nagamit ng AI. Yes, and in addition lang, yung kasi, merong algorithms and machine learning techniques na rin have been developed to analyze vast amounts of existing artistic work and para din ma-replicate yung style nila, yung pattern and structures. So yun nga, madami talagang pagbabago. Yeah, tama. And kung mapapansin din natin kasi sobrang drastic yung yung changes ng economy natin, especially lalo na ngayon, madami pa rin ng tao na nauuto, 'di ba? Yung iba, yun nga, sabi nga natin, meron tayong dapat tawag doon, responsibility na tawag dito na ginagawa kapag dating sa internet, especially lalo na madami tayong pwedeng maloko sa internet. So dapat kung ano man yung mga kilos na gagawin natin, dapat maging maging responsible tayo. Yeah. This is a battle between AI and the artist. So as a professional artist in the future, syempre kasi aspiring artist ako eh, we value human creativity. Syempre andun na yung pag-support natin sa kasiyahan ng iba. Like, makapag-introduce ng isang art at di dapat nilalang lang ng mga tao. Di lang naman basta-basta magpag-drawing, kulay, pag-animate, And it composes, diba? Tsaka, pag-draw, isa tong inspiration from personal experience. Sa totoo lang, nung first year, bago ako mag-first year, hindi talaga ako marunong mag-drawing. Like, yung drawing ko, yung talagang literal na pang grade 1, tapos na-develop na lang siya nung first year ako.
Kaya sabi ko nga nung una, baka wala na akong pag-asang matutong mag-drawing. Pero hindi naman, di talaga imposible. So, yun. Kaya this current issue, nagiging threat na talaga itong AI. At yung ibang tao nga, na di gaano ka-knowledgeable sa art, iniisip nila na doon na lang umiikot mismo ang art sa mga AI art generator. So, sila, since hindi sila knowledgeable about sa fact na meron na tayong AI generator when it comes to art, so, feeling nila, iniisip nila, ay, itong artist na to, kinuha na lang naman yun sa internet, nagpa-generate lang naman siya, hindi naman niya talaga ginawa yan. So, nasa-surpass yung mga natural ability na dapat is, tao lang talaga yung gumagawa. Right. It's easy for them to judge and believe some information without fully understanding kung ano nga ba talaga nangyayari. Well, siguro hindi rin nila nare-realize na kung paano nagagawa ng mga AI yung mga ganong klaseng artwork. So, hindi na naman nila AI are just intellects ng computer na ginagather lang nila yung mga data without them actually making the content or the art themselves. So, sabihin, in short, hindi sila talaga parang kinokollect lang talaga ng AI yung mga ganong klase mga artwork and then forming another one without ang artist sila ay merong creativity unlike AI na sila ay nagproproduce lang na kung ano ang hinahanap ng isang user. Ayun. And eto, may addition lang ako dun sa info na yung about sa AI na yan. And aware ba kayo dun sa yung art AI art generator na filter sa TikTok? Ay, oo. Aware kayo dun? Oo. Oo. Alam, kasi diba, masyado siyang laging trend and sikat sa TikTok. So, yun nga, nung napicturan mo lang sarili mo, then it will generate the image into anime version of yourself. But ang di alam ng karamihan, those auto-generated art ay isang form of plagiarizing. Parang alam mo yung totoo naman yun eh. Kasi mostly, yung AI, kinukuha niya yung references sa tunay ng mga artist. It's either nag-gather nila yung reference sa Pinterest, or sa Google, or kung saan man nila nakuha. And yung AI na yun, nakuha lang talaga naman. Kahit ako, masasabi ko, nakuha lang din yun ng artwork from the other artists without their own consent. Diba? Yeah, totoo. It's very concerning kasi naapektuhan nito yung reputasyon nating mga artist. Though kahit hindi pa tayo like professional, may mga artworks din tayong nagagawa ng on our own dahil sa tulong ng like ng course natin. Pero biruin mo, nag-take ka lang ng picture, then it will automatically generate your image to anime style but without knowing it. So kasi yung mga alam mo, sa totoo lang, nung senior high ako, like uso kasi, ewan ko, jajaman kasi ako eh. Uso yung magpapasa ka ng paper sa teacher mo. Nilalagyan ko pa ng border yung sa gilid nun. Para lang design lang ganun. Na, tapos, ginaya ko nung kaklase ko. Eh, dinainis ako. Ayun nga eh, di naman sa akin talaga mismo nang galing yung pinaka, nagsimula yung ganung style na lalagyan ng border. Pero nainis ako kasi ginaya ako. Eh, what more pa kaya yun dun sa mga artist na ninanakawan ng gawa nila, diba? So, it's a big no for us. Mm-mm. Art stealing is a big, big no for us. Creativity natin yung nakasalalay doon. Fun fact, meron tayong tinatawag na GANs or GANs, which means Generative Adversarial Networks and Recurrent Neural Networks or RNN. And other AI models have been trained to generate original pieces that mimic the style of renowned artists or compose music in various genres. So, itong mga AI models na ito, sila yung commonly best known for generating original pieces na pwedeng mamimik yung mga voices ng isang music producer or artist. And especially sa mga kanta, madami nang gumagawa nang sa YouTube actually. Matalamak ngayon yung mga nagja-generate ng boses na halimbawa si Ariana Grande. Pero hindi naman talaga kinanta ni Ariana Grande yon. Parang let's say, yun naman talaga yung concept ng social media for the clout. For the clout talaga. Wala namang ibang pupuntahan si social media kundi for the clout lang talaga. Oh, ako naman, yung pinakauna kong
napakinggan na AI na kanta is yung kanta ni Miley Cyrus na Flower, tapos cover ni Bruno Mars. Sabi ko, halaki na daw ni Bruno Mars. Pagka-search ko sa YouTube, wala naman lumabas. Oo, diba? So, no, wala na talaga yung credit. Doon sa original singer pa. Kung siguro yung magiging artist, tapos hindi ko alam mararamdaman ko, matatawa ba ako or ano. Kasi parang, imagine, kanta ko yon and at the same time, magugulat ka na, kinanta na pala ng isa pang sigat na artist. So, kahit isipin mo, may good side pa rin naman ng AI. Diba? Kung isipin mo, may good sides talaga siya. Since napag-usapan naman natin yan, meron talagang good side ng AI. Since it's a part of innovation, naging problemado lang siguro kasi it violates certain aspects for every artist like you guys. Yes, there is. Rather than viewing AI as a threat, mako-consider ko naman na may good pa rin naman, may good side si AI. Pero let's say na maraming yung negative, pero focus muna tayo sa good sides dyan. For me kasi, some artists and musicians embrace it as a tool for collaboration and inspiration. Gaya nga na nakwento ko kanina, kung ako man yung magiging singer tapos magugulat ako na ay may AI generated, parang magiging humble na siguro ako na siguro lang inspired lang to taong to or pwede itong maging way para magkaroon ako ng collaboration sa artist na yun. What if mag-uusap kami or mapansin niya ako, manotice niya ako, huy, yung bagay para sa itong kantang to, why not then try. And kasi yung human AI collaboration can lead to novel and boundary pushing creation that combine the strength of both human creativity and AI's computational capabilities. And in addition lang, artists can use AI as a tool to explore new creative avenues and to enhance their artistic process or even spark new ideas. Yes, totoo. So actually, di lang naman sa arts umiikot yung sistema ng AI eh. Kahit mga students kasi ginagamit nila yun for academic use. Ako ginagamit ko yung AI para magpa-cute. Hindi kasi ang pinakagusto ko lang sa AI talaga yung sinabi ni Hero kanina na yung filter sa TikTok. Ang cute ko kasi pag anime ako. Totoo. Yan, tama. Ginagamit nga talaga, kahit din ako yun, nung bata ako, nag-aaral pa ako. Kahit ako, ginagamit ko rin AI, especially kapag kailangan ko may kailangan akong i-edit, ganun. Kasi, normally, hindi talaga ako maalam mag-remove ng background, eh. So, kunyari, kapag magpapapicture ako, ganun. Ginagamit ko rin AI, kunyari, kapag, kailangan ko i-remove yung background ko, ganun. It brings back memories. Oo, 'di ba? Grabe. Alam kong maraming makaka-relate, especially sa mga tagapakinig nating mga student. Tama ba ako, mga student? Though hindi ko kayo naririnig, I believe talagang maraming makaka-relate, lalo na sa mga artist na tulad namin. Tama. And not only the artist as well as everybody here sa ating sa mundo, especially lahat tayo nakakatamasan or nakaka-experience na ng kapangyarihan ng isang AI. So ngayon naman, pag-uusapan natin ang pros and cons ng AI sa ating students. Since mostly sa ating mga viewers ay mga students, the first one on our list is efficiency and productivity. So what do you guys think kung bakit naging pros to sa ating mga students? Para kasi sa akin, since efficient nga naman siya, kasi lalo na sa tulad ng artist na nagmamadali, let's say na nagmamadali siya, and he needs to save his time. And dahil nga sa tulong na AI, it is very efficient. Okay. Ayun. And next to our list is personalized learning. So, siguro kaya nasabi nga naging process yung personalized learning. Kasi nga, diba, bakit nga? Bakit nga? Kahit ako nagtataka yung paano siya naging personalized learning. Sige, siguro sa pagkakaintindi ko, kaya siya siguro naging personalized learning. Kasi nga, di ba, yung AI, mag-focus tayo sa isang, specified natin sa
sige, sa arts na lang din, since mga artist tayo or mga art student. Halimbawa, nag-generate itong generator, AI generator ng isang art piece, parang madami kang matututunan based dun sa sarili mong understanding dun sa process or sa konsepto ng isang AI. So, hindi ka lang basta gumamit ng AI, may natutunan ka din or personalized learning nga. Next on our list is time saving. So ayun nga. So, parang related tong time saving dun sa efficiency and productivity. And totoo naman, makakasave ka ng oras, lalo na sa pag-create. Focus ulit tayo sa art since yun na din naman. Halimbawa, gagawa ka ng digital art. So, bukod sa hassle, mahirap din talaga. It took a lot of time when you are doing some painting or nagka-create ka ng crafts. But in AI, sa AI, nasisave niya yung time mo, nalilessen yung mga time na magagamit mo when it comes to creating arts. Oo. Alam mo, meron ako kasi, if hirap ko mag-drawing, meron doon isang site, ewan ko parang AI din siguro yun, isang site na mag-drawing ka lang ng, itatype mo lang ata kung anong pwede gusto mong i-drawing, lalabas na siya doon. Kumbaga doon, malilessen na yung time mo, mabilis makuwari. For example lang sa mga bago student, kuwari may papasa sila na malapit na mag-due, pwede nilang gamitin yun. Kaya talaga masasabi ko na time saving siya. Tama ka dyan, Faril. Ayan. So, next sa ating pros is inspiration and guidance. So, dito sa inspiration and guidance, medyo narinig ko or na naramdaman ko na yung insight ni Kevin dito kanina na dahil sa AI, kapag nag-generate sila, kanina pinag-usapan natin personalized learning is nakakahanap sila ng inspiration or guidance dun sa mismong kine-create nung AI. Hindi lang yung AI ang natututo, but as well as the artist or yung user. And ngayon naman sa ating fifth na pro is language enhancement. So dito nakikita ko dito yung language enhancement sa mga iba't ibang apps . May mga apps tayo ngayon na kunyari gusto mong matuto ng ibang language, meron silang mga AI na parang mag-help sa iyo. Kunyari, hindi mo alam kung paano i-pronounce yung gantong word. So, yung AI na yon ang tutulong sa'yo kung paano nila at least malapit sa tamang pronunciation ng word. Next naman is accessibility. So, dito, kapag sinabi accessibility, ang pumapasok agad sa isip ko yung voice activation niya sa mga phone natin. Diba? AI na yung automatically nag-open na naman natin mga phones natin, ganyan. Sa TikTok na naman, yung restaurant ato or parang hotel siya for introverts. Walang talagang tao sa mismong hotel. Kumbaga mga robots lang yung nagpapa-learn ng hotel. Oo. Kasi yung mostly yung pag tinukoy kasi na artificial intelligence, yun talaga napasok sa isip ko yung mga robotics talaga . Kasi mga artificial lang naman yung mga knowledge na nakuha nila. And yung mostly yung AI talaga, nagbe-base lang sila ng knowledge dun lang din sa tao na nag-create nung... Sa program. Oo, sa programming nung ginawa na tao. And yung way ng apps, pagkakaroon ng... it creates an easier... way to access with a lot of different aspect, lalo na sa daily essentials and daily lifestyle ng isang tao. So, tapos na tayo sa pros natin. Now, let's move to the cons. Ngayon, so, number one natin is over-reliance and reduced critical thinking. So, dito, narinig din natin kanina kay Kevin na parang, syempre, kapag patuloy natin ginagamit yung AI, nandun yung tendency na mag-rely tayo ng sobra dun sa artificial intelligence. Ito yung counter-argument ng efficiency and productivity sa prunes, yung over-reliance. Kumbaga, nawawala yung independency ng isang tao when it comes to creating their own crafts. Lagi na lang silang magde-depend sa isang artificial intelligence, not realizing themselves na nare-reduce na yung way ng pagkakaroon nila ng critical thinking. Nababawasan na yung pagkakaroon ng reasonable way ng pag-create ng isang arts. Kasi nga, nagde-depend na sila sa mga AI. Nag-creativity nila. Yes.
So next sa ating list naman is the potential for plagiarism. And so ano sa tingin niyo yung ano yung insight niyo dito sa potential for plagiarism? Syempre ito naman talaga yung pinaka ito yung pinaka reason bakit ayaw ng mga artists sa AI, which is the plagiarism. Kasi nga without their knowledge, without their acknowledgement and without their own consent, madami na ngayon yung hindi lang naman identity theft yung ngayon talamak which is yung mga creation theft, yung kinukuha na lang basta-basta, which hurts our own feelings dahil alam na sa sarili natin nag-effort tayo while doing that art piece. Okay, now for our third one, it is a lack of originality. So yun nga, parang lang din, masyado siyang relatable dun sa number 3 na plagiarism. Plagiarism. Kumbaga, wala na yung originality ng concept mo kasi nga, kinuha mo na lang yung idea. Kinuha ni AI yung idea from the other artist. Pero isipin mo kung, walang pagbabasilan yung AI, paano mabubuo yun, diba? Kaya, wala, it's just a blank space for me. Parang kung walang references. And hindi makakatch up ni AI yung konsepto na gusto mong makuha. Kasi nga, wala di ba? Wala namang reference. So, yun nga. Kaso masyado nang lumalala yung pagkukuha ng reference si AI. Parang kinukuha na talaga yung original art style or yung pinaka-piece mismo. Tsaka, kung isipin din talaga natin, katulad na sabi ni Faril, kung wala yung mga ginawa ng mga artist na mga artwork or art piece, wala din talagang kakalabasan kapag ginamit natin yung AI. Kasi AI doesn't have creativity program in them. Ayun, so, okay. Now, sa ating last one, it is limited understanding. Magiging limited talaga yung understanding natin. Ito naman yung katambal ni personalized learning for me. Kasi, isipin mo, kinuha mo na itong AI na to, wala kang sinayang na oras. Wala kang experience. Let's say, wala ka talaga experience. Kasi nga, nagiging limited na lang yung resources na nakukuha mo sa pag-iisip mo or pag-deliver. Lalo na sa pag-understand mo ng isang creation pag may nakita kang isang bagay na o likhato ng tao. Kumbaga, magiging limited kasi nga, alam mo, sarili mo na wala ka na ma-experience sa paggawa nun . Kasi nag-rely ka sa AI. Hinayaan mo si AI na siya yung mag-create na imbes na yung time na nakukuha mo is ikaw yung gumagawa. So, nagiging limited yung understanding mo. Sa mga artists o sa normal na tao, pwede pa talagang makagawa ng mga arts na mas maganda pa sa pinoproduce ng AI. Kumbaga, kaya lang siguro kinukuha nung tinatangkilik ng mga tao yun kasi mas accessible siya, mas madaling gamitin. Kasi ikaw baga naman, kuwari, no experience ka sa drawing, tapos mag-iisip ka pa kung paano gawin to, manonood ka pa ng tutorial. Kung gagawin mo na lang siya sa AI, mas mapapadali. Kaya doon, nawawala yung creativity ng mismong tao. Sa AI kasi talaga, feeling ko talaga hindi ko siya marirecommend. Lalo na sa mga aspiring, yung mga bata pa, ganun. Gusto ko i-explore nila yung sarili nila na sa mismong creativity na lamang gagaling. Okay na siguro kung yung AI gagawin nilang reference nila, ay ganito pala to, ito drawing ko na kasi ganito yung nakita ko sa TikTok, ganyan. Okay lang siguro kung pagbabasihan nila, pero ang advice ko sana sa mga kabataan, wag masyadong maging dependent sa mga ganyang technology. Yes. So yun nga, the role of human creativity and artistic expression in field like digital art and music is indeed being challenged by AI generated works. And while also AI has demonstrated impressive capabilities in replicating artistic styles and generating original composition, the essential of human creativity with its depth of emotion, context, and subjective interpretation. And it also remains unparalleled. And the ongoing dialogue surrounding AI's impact on creativity highlights the need for continued exploration, ethical considerations, and the potential for fruitful collaboration between humans and AI in the creative industries. So, yo. Yan. I hope na maging aware ang karamihan dito after listening sa ating podcast. It is very interesting and informative to tackle about technology, especially AI, di ba? Back in the future, AI robots na magte-take over na sa humanity. Just kidding. But it's possible. It's fun to use AI, but I don't really support AI.
And I will never ever recommend it for everyone, lalo na prioritize originality and creativity. Yes, kumbaga para sa amin, use AI wisely lang talaga. Wisely and nicely. Be considerate, lalo na sa pagbibigay ng credits. Yan. Thank you guys for listening. And thank you for today's guest, Kevin and Faril, for being here to talk about AI. And yeah, I hope you guys enjoy and don't forget to stay tuned on Bama for more episodes. Bye! Bye! Mga baby. Thank you.